Salamat sa pagpunta kayo, kumuulan, suporta pa din talaga kayo. Siyempre naman, alam mo Lloyd, sobrang dami na ng librong nagawa mo at alam ko namang lahat sila ay handang sumuporta sa iyo. Pero siyempre, isa pa lang libro ko. Ay, isa pa lang ba? Pero marami na mga videos. Ito ba sa YouTube? Pero siyempre Lloyd, nako, anong feeling na talaga nga namang ito ay bestseller dito sa National Bookstore at top rated sa iyo. Kung ang bestseller pa ito, nakakatuwa. Siyempre, nakakataba ng puso at ng bulsa na bumibigil na aksyon. Real talk na to. Maraming salamat sa pagbili at sa suporta ng libro ko talaga. Pinakaunang libro ko to, kaya maraming salamat sa pagsuporta ng X-Rated. Alright, so ito, unang libro sa ABS. May libro rin ako sa Psycho. Isip na ako doon. So meron ka rin mga ibang books, pero ito ang kauna-unahan sa ABS-CBN. Yes. Okay. So ito, Lloyd, kwento mo naman kami about ano ba meron dito sa X-Rated. Yes, ang X-Rated niya is all about my experiences, our experiences, kasi may mga co-authors ako dyan, si Cara Carignosa, and also our friend, si Almira Sunano. Ayan, it's all about our experiences sa mga ex namin, it's all about kung ano yung nakatunan namin sa love, paano mag-move on, diba? Ano yung mga katangahan ginawa sa pag-ibig, nakakatulong mag-reminisce gamit ang librong yan, kaya tinawag na X-Rated, kasi it's all about our ex. Ex-crush, ex-lover, ex-MU, lahat ng ex, gano'n. Meron dito sa librong ito. Naku, maraming mga makaka-relate siguro ng mga kabataan dito. O, sino ba may mga ex dito? Ex-MU! Pero siyempre, Lloyd, alam mo naman eh, kapag nag-release ka talaga ng mga videos at siyempre ngayong first book na to, talaga nga namang maraming mga surprises dyan. Yeah. Kaya naman kami rin dito bilang mga kapamilya mo, eh meron din kami inihandang surprise para sa iyo, Lloyd. Dahil alam naman natin, birthday ni Lloyd! Ayan ako. So eto na Lloyd eh. Ikaw bang handa-handa ka na para sa ating kasi ganyan eh, no? Ayan. Ano ka ba? Ha? Sa November. Ano ginagawa? Hirap kaya mag-withdraw. Alright. Picture tayo. Okay, thank you. Next, number 3. Hello. Grabe ang bobo. Ayan, number 3. Kuya, ano pangalan? Ayan, si Axel. Ay, Axel. Siya nga pala sa mga may libro ko. Follow niyo ako sa Twitter. At ipost niyo ang book. Guys, follow pa ko kayo. Ayan. Parang gano'n. Noy, meron ka bang official hashtag dyan? Para sa libro? Hindi ako mahilig sa hashtag. Hindi ako mahilig sa hashtag. Kasi hindi naman natin trending. Yun na lang yung gamitin hashtag. Yun na lang yung gamitin natin hashtag. Yung hashtag MBS 2018 MIBF o din naman kayo X-rated. Yan.
Hi, Loy. Hi po. So, kamusta? Nandito ka ngayon for the 39th. Opo, nakakatuwa. Halos na nagsimula ako ng libro, palagi ako naiimbitahan. Mm-mm. Kamusta naman? Masaya kasi kahit may bagyo matay pumunta. Oo. Saka nag-effort sila. Yung lahat ng mga binigyan ko ng budget pumunta. So, masaya ako. Tanong ko lang, kasi parang iba na curious, paano ba daw mag-vlog or paano ba daw magsimula mag-vlog yung isang katulad? Oh, kasi marami rin mga gusto mag-aspire, di ba? Actually, hindi mo makailangan ng magandang gamit. Ako nag-vlog ako using my phone. May nang dilim ng iba kasi niniwala ako na may copyright yung kanta, so kailangan hinaan natin. Pero makita nga yung sounds. Copyright. Number one, dapat ingatan niyo yung copyright kasi pag may copyright ng videos nyo, naku, may hihirapan tayo sa monetization. Kasi may mga happening sa akin na yung isang katang ginagamit ko na dati royalty free, nagkaroon na ng royalty. So buong videos ko, as in from 150 videos ko, na demonetize. So number one, para kung gusto maging vlogger, be conscious about the music na gagamitin mo. And then number two, wag ka agad na yung ma-push mo agad na successful agad. Yung ganun. Mag-ipon ka muna ng mag-ipon ka muna ng lakas. Saka hindi man agad ng first vlog mo maganda agad. As you go along, gaganda at gaganda yan. And also, wag kang atat sumikat. Diba? Ako tagal-tagal ko din bago ko nakapunta sa 1 million subscribers. Hindi man ako yung parang boom agad. So, huwag tayong ataat, gano'n. Ano yung memorable na vlog mo na talagang pinatok ng mga tao? Pinakamataas na views? Oo, yung pinakauna kong pumatok na video about crush. Kasi bata pa ako 2011. So yung mga akidaran ko noon, kilig-kilig din sila Eme, viral na viral yung video ko na yun. Tsaka nakakatuwa, yun yung pinakauna kong naramdaman na kasi sit, kumalat na yung video ko. So nakakatuwa. Parang naka yung basher. Later on, nagkaroon na ng mga basher. Pero alam mo yun, ready na ako eh. Parang unti-unti, may mga basher. Hanggang sa dumami. So, nung dumami na sila, naging ready na ako, prepared na ako sumagot. Sumasagot ka? Oo. Sumasagot ako, pero I make sure na maganda yung clapback ko. For example, binas siya na yung kilikili kong maiting. So, hindi naman yung big deal sa akin. So, binawa ko siyang way para ipakita sa kanila, kahit anong bash ninyo, I know my flaws. Hindi niyo yung magagamit against me. Siguro nakakatawa para sa inyo, pero para sa akin din, fulfilling, kasi comedian ako eh. Kung napasaya ko kayo gamit yung kinikili kong maitim, hindi nakakatawa. And also, madaming opportunity ang dumating dahil sa kinikili niya, naabangan nyo. May magpapaputi ng kinikili ko. Ano? Wala ba kumang sponsor sa'yo para paputin? Ay, quiet muna. Pero meron na. Tawag dito, ano yung mga ibang pinapangarap mo pa? Kumbaga kasi nagkalibro ka na, nagka-radio station ka na, TV, pelikula, may mga ganyan ba? Ayoko mag-TV, takot ako eh. Okay. Hindi ako sanay na, meron kasi akong stage fright. Hindi ako sanay umakting ng madaming tao. Kasi na-trauma ako dati, nagsigawan ako ng staff. Siguro soon. Yun. Ang dami nag-offer ng mga movies, MMA. Tumatanggi ka? Oo. Bakit? Talagang ayaw mo. Ayaw. Pero kung sakali bang... Regal, Star Cinema, V-Bag. Talaga? Sayang mo eh! Ang taas lang. Hindi pa ako prepared. Kasi nakikita ko yung katawan ko sa salamin, hindi pa maganda yung angles. Kasi syempre pag sa pelikula, steady lang yan. Pero nag-vlog ako, ganun yung angle ko. So, mag-run sila, lapad ko sa pan. So, pinaghahandaan mo yan. Oo. Abangan mo pans mo yan. Tapos, kung sakaling magkakaroon ka ng chance na mag-artista or pumasok, sino yung mga gusto mong makasama? Siyempre yung mga idol, nasa Stars Vice Patag Ganda. Okay. Kasi ABS-CBN na tayo, pushin natin Vice Ganda, Chris Aquino, mga ganun levels agad. Taas. So, mga bata, James Lee, Daniel Padilla, ganyan. Mga galing na actor. Sino ang inidol mo sa nagbablog, aside dun sa mga ibang mga friends? Ito yung nasa local. Mm-hmm. Sa local kasi ano, si The Mikey Bustos, yan, yung Jamish dati, Petra Mahalimuya, inspired talaga sa akin na push yung mga dreams ko. Ano ba yung mga abangan sa vlog mo? Yung mga pasabi mo? Ano ko madami, bukod sa may giveaway ako ngayon sa aking vlog, na tatlong camera, kasi birthday month ko ngayon September. Abangan nyo kasi madami tayong travels, and mas madami tayong giveaway, kasi giving back na ako, ganun na katindi. Giving back na ako sa mga fans. And also, tuwing meron kaming annual na ginagawa tuwing Christmas, meron kami tinatawag na 12 days of Christmas kung saan kinagrant ko yung wish
ng 12 na tao. So, last year na nag-umpisa yun, this year, mas bubonggahan namin. So, abangan nyo, mas nakakaiyak yung mga feature namin na talagang deserving talagang tulungan. Ano yung mga pinamimigay mo? Mga sample? For example, sa Ari-Sari store, camera, laptop. Ganyan ka talaga kakamayaman? Ayoko magsalita. Ayoko magsalita. Hello, BIR. Nag-provide ako tax money. Ayun. And then, tuwing, meron kasi kami, ano, may mga activities kami. Tuwing back to school, meron kami balik eskwela na activities. Mimigay kami ng school supplies, gano'n. Siyempre, ano, mga philanthropies natin na philanthropy ang man tawag doon. Na na-inspire din ako sa mga idols ko na tumutulong sa mga Papa, siyempre, dahil showbiz yung aking ano, YouTube, tanungin kita dun sa mga ibang mga issue about the showbiz. Halimbawa, sa pag-amin nila Katniel after ng 6 years, parang ganun. Nakakatuwa, kasi di ba, at least, di ba, ngayon, nagamit din nila yun. Para sa pelikula, di ba? So, nabast dun. At saka, isa sa niyang, ano, isa sa na example talaga na hindi naman kailangan i-public talaga ang relasyon. So okay lang sa'yo, tinago nila for a long time? Sa akin, hindi naman ako, I don't feel betrayed. Kasi nasa kanila naman yun eh, relasyon nila yun eh. Nasa kanila kung ipupush nila, ipapublic nila yung relasyon nila. At saka tingin ko, yung mga panahon na yun, mas maganda itago yung relasyon nila. Alam nilang artist sila, madayang mga ingela, madayang maki-issue. So, magandang timing para sa pelikula. Let's get real, it's business. Liz Ken naman, excited na ako sa Darna ni, ano, ni Liza, sana makasama si Enrique. At nakatapos ng show nila. Dami-dami nila mga viral videos doon. So, bongga yan. Jaden, I love Jaden. Why? Kasi sila yung love team na kumakanta, sumasayaw. Parang sila ng ano, full package. Tsaka tapos ni James Reed. Sa kanilang tatlo siya yung pinakabit ko. Wow, talaga? Dahil kay James Reed. Oo. Mayward, yan ang kakilig-kilig ng Mayward. Oo, malaki silang trending online. Siguro. Oo, isa sila sa paborito online eh. Oo, talagang, kasi kabataan talaga yung mga ano nila. Tsaka nakakatawa si Maymay, mabait talaga si Maymay. Nakita ko na siya. Totoo yung mga sinasabi nila, mabait si Maymay. Namit ba na siya personally? Hindi ko siya namit, tapos nakita ko sa ABS. So alam mo, may aura talagang pag nakita mo, ay mabait to. May mga ganun comment eh. May mga pokleta, ganun. Pero siya, mararamdaman naman mo, hindi ba siya nakausap? Makita mo na siya naglalakad sa wall. Mabait siya. Just Leah, nakapanood ko yung movie nila sa ano, aeroplano, papuntang Thailand. Nakakaiyak. Galing yung acting ni ano, ni Joshua. Magaling din si ano, si Julia. Ito, dahil sabi mo, gusto mo makasama si Vice, di ba? Merong nililink sa kanya na love team si Jackie, si ate girl. Anong comment mo dun sa babaeng yun? Gusto ko si Dre. Gusto kinikilig ako siya. Ah, si Greg yung escort. Si Greg. Ano yun naman, hindi pala kilala. Si Greg. Pero nakakakilig din sila. Kasi minsan may mga balat sila nakakakilig. Pero mas gusto kong makita yung, siyempre male to male. Ano? Ayaw mo kay ate girl? Ate girl. Ayaw kay Gag, ano kay ano. Kuya okay. Boy. Sige, ano na lang. Pero man din. Paki-promote mo yung libro mo para ano din. Hello po sa inyong lahat na nanonood ngayon. Please buy my new book, X-Rated. Top selling pa din ng National Bookstore. Gusto mo yun? Hindi tayo nawawala sa top selling. Maraming salamat sa mga bumili na, sa mga wala pa pong copy. Please grab it. Abangan nyo, magkakaroon na ng audiobook ang libro ito. Na-record na namin. Ganda ng boses ko doon. So excited na akong marinig nyo akong binabasa ang bawat letter ng libro ito sa inyong tenga. Anong meron dyan? It's all about my experience sa love life, all about excess, and also may mga funny stories dito, and may mga inspiring stories na may matutunan kayo talaga. Yung hindi lang siya funny, relatable, at syempre inspiring. Okay, thank you. Thank you, bye-bye. Please subscribe and like this video. Like, subscribe sa channel ng Stars Photo Vids. Ingat palagi.